kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako. Buti ka pa, Jolens. Masaya na. Hindi na ako bitter na hindi kayo ni Marvin. Basta laging tapat si Mark kung ikaw ay ibigin. Alam mo, Leslie, noon pa man, I believe na ako sa'yo. Caring-caring mo kasi kahit mga paru-paro sa ulo. Ang gusto ko lang malaman mo na may kanya-kanya tayong gusto. Sino nga ba ang hindi nakakakilala sa kanya? Maging ang ilang malalaking artista ngayon, piningala ang pangalan niya. At pinakaunang-unang-unang guesting ko, Star Drama Presents Jolina. Doon ako nag-guest noon, pinakauna. Ate Jolens, meron akong ano, yung MTV mo. O, isa ka doon sa mga gumaganon. Basta ang bait-bait Thank mo. You so much. Ang bait-bait mo, Ate Jolina. First crush mo daw. Si Ma'am, si Jolz. Oo nga, no, diba, ma? Kaway-kaway sa nag-highlights. Full bangs. Nagkaroon ng Jolina dolls, nagsuot ng makukulay na damit, butterfly clips, at kung ano-ano pang burloloy sa katawan dahil kay Jolina Magdangal. Ang fashion icon at trendsetter noong 90s. Nakilala sa mga masayahin at makulay na karakter sa telebisyon at pelikula. Mahalagang bahagi talaga siya ng television history dahil mula pagkabata, kabi-kabilang shows na ang kanyang pinagbidahan. Sitcom, variety show, youth-oriented show o teleserye pa yan. Nakasama ang magagaling na aktor sa industriya katulad ni na Judy Ann Santos, Robin Padilla, Diamond Star Maricel Soriano at ang King of Comedy, Dolphy. Nagkaroon ng multi-million box office hits kabilang ang itinuturing na pelikulang classic, Ang Loves Kita, Okay Ka Lang. Oh yes! Bago pa man nagkaroon ng Kathniel, Lizgen at Jadeen, meron munang tambalang Marvin at Jolina na nagpakilig sa lahat ng batang 90s. Kaya naman kinilala rin siya ng Guillermo Mendoza Memorial Foundation bilang Princess of Philippine Movies. At pinatunayan niyang palaban din siya pagdating sa musika. Plays like a true queen, mga momshi. Dahil 7x platinum record ang album niyang Jolina at itinanghal pa ng pari bilang best-selling album of the year 1999 at isa sa biggest commercial success in the Philippine music industry. Maging ang all-revival album niya na On Memory Lane, umani agad ng gold record 3 days pa lang matapos itong i-release. At eventually ay naging certified 6x platinum record. Ang bongga, di ba? Pero hindi lang siya winner sa kanyang karera ha, panalo rin siya sa mata ng mga kabataan. Tumanggap siya ng Herman Moreno Youth Achievement Award. Maging sa Malacanang, naparangalan siya noong 1996 at 1999 ng prestihiyosong Gintong Kabataan Award na nasundan pa ng Youth Role Model Award noong 2001. Siya rin ang kauna-unahang pinangalanan bilang National Youth Advocate ng National Youth Commission. Hindi lang yan. Noong 2006, kinilala si Jolina ng Catholic Mass Media Awards bilang the paragon of socially conscious performing artist. Kaya naman kahit ang ilan nating kapamilya stars, siya rin ang gustong pamarisan. Sinabi ng daddy ko talaga yun sa akin. Ito maganda to. Kung meron kang isang artista na tutularan, kapag narating mo kung ano man yung gusto mong marating, dapat si Jolina. Thank you. Sinabi ng daddy ko. Hindi nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, nirerespeto rin siya sa pagiging isang mabuting idolo, katrabaho, kaibigan, kapatid, anak, asawa at ngayon sa pagiging mabuting momshi sa dalawa niyang anakshi. Sa mahigit 3 dekada niya sa industriya, marami na siyang napasaya, natulungan at patuloy na nai-inspire. Kaya naman tunay na ipinagmamalaki natin siya. And as we celebrate her 40th birthday, sisimulan natin ang panibagong taon niya ng may saya at puno ng sorpresa tungo sa kumpleto at mas magandang buhay! Happy 40th birthday, Momshi Jolina! Dahil gustong-gusto nating pinabalikan ang memories mo from the past, we're going back to the 90s gamit tong box. Gamit tong box to the 90s, bawat item na kunin mo sa box na ito, kukunin ko mamaya. Item? For sure,
May mga kwento tungkol sa'yo, Ma'am si Jules. Game okay. ka ba, Ma'am si Jules? Game na game! Alright! Okay! So, kumuha ka, Ma'am si Jules, at... Explain ko. I-explain mo yung past. Okay. Siyempre, unahin ko na to. Ay, ang dami! Uy, ang pahingi. Oo naman, siyempre. Uy, alam nyo, ito talaga ang masasabi kong parang isa sa talaga naging iconic sa buhay ko, yung butterfly. Yan talaga, Jolina Butterfly. Butterfly Jolina. Ayan, mm-hmm. gusto ko yan, pahingi naman. Okay, yes. Next. Ayan. Ay, meron pa isang butterfly. Ito, ano to? Kaset. Siguro kasi nabuhay ako sa kaset. Hindi pwedeng wala ang isang singer noon, nung 90s. Kasi ito ang buhay namin. Dito, ang minus one namin nasa kaset tape. Tapos, ang study namin ay nandito rin. So, ito ang buhay dati. Oh, bonot naman! Bonot! Oh, bonot! Ito, checkered pants! Jolina, checkered pants, Jolina. Yun yung panahon dati na kaya ko tong eterno sa bulaklaking blouse. Basta kailangan, nagko-coordinate yung kulay at saka yun yung panahon ng gimmick time. Nasa sobra kung gusto yon, gusto ko pati si Marvin na kaganon. Ma'am, si Joss, yes. Kuha ka pa ng isa pa. Eto, ayan, stationery. Nagko-collect ako ng stationery, pero yung mga stationery ko, yung mga mumurahin lang. Kasi diba dati, uso yung mag-exchange kayo ng stationery, tapos yung napupunta sa'yo, yung mabango. Nauso to, nakikipagsulatan din ako kila Juday, kung sinong mga kasama ko sa soap, makikipagsulatan ako. At hindi lang sina Juday, puro girls. Hindi kami paniwala. Hindi ako sumusulat sa boys. Bakit? Naku, hindi pwede, mahiya ako, tsaka baka pagalitan ako ni Daddy. Aaminin niya na sana, Daddy, na sumusulat siya noon, nang hindi mo lang alam. Hindi lang niya maamin ngayon, kasi nandiyan na si Mark. Ay! Ang hirap din ang buhay mo, no? Hindi maka-free. Hindi maka-free? Walang freedom. Ah, walang freedom pala. Thank you for watching Magandang Buhay! For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button!